kapatid, kung nung nakaraang linggo, binalabog tayo ng sama ng panahon. Ngayong linggo, aba, nag-level up, nag-upgrade. Bagyo na kasi ang nagbabanta sa ating bansa. Naku naman talaga. Sa ngayon, nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo o tropical depression na yan. Pero once na pumasok yan, tatawagin niyang Sendong. Ayon sa pag-asa, bukas ng umaga papasok sa Philippine Area ang naturang bagyo. Pero sabi dito sa ating Metra, mamayang ating gabi yan papasok sa bansa. Sa Biyernes, inaasahang tatama sa lupa ang tropical depression. Ayon naman dito sa Metra, Mindanao ang sasapulin. Pero sabi ng pag-asa, posibleng umangat sa may Visayas ang bagyo. Kaya naman mga kapatid, maging handa na lang tayo lagi para sure ball. Una nang sinabi ng pag-asa na hindi naman kakaiba ang bagyo ngayong Desyembre. Pero dahil sa hanging amian imbis na sa Luzon, kaya sa may Visayas o Mindanao tumutumbok ang mga bagyo. Gayon man, kahit wala pang bagyo, posible pa rin umulan o umambon sa Luzon, lalo na sa hilagang bahagi. Pero mga kapatid, maiba tayo. Pinagdiriwang ngayong araw ang 7th anibersaryo ng pagkamatay ni FPJ. Siya raw dapat ang naging presidente, kaso... You have stolen the presidency! Not one, but twice! 7 taon na at sa mga panahon ito ng mga drama at patawa, mukhang namimiss natin ang mga ganitong klaseng eksena. At ang ganitong klaseng mga salita. Marami ka pang bigas na kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasayang ko muna. Ay, para maging kanin. Buti na lang, may corona. Wala po akong kasalanan sa inyo, Binoong Pangulo. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako si Lord De Vera nagsabing, para ang bones ni ate ay strong, healthy and bright, kailangan ng vitamin D sa sunlight. Kaso, dahil bukas, hindi ka nasisikatan ng araw.